Tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Miyerkules sa 7th linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayan ng tinipo ng iyong Espiritong Banal, ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at ng kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Epeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayo'y mailigaw sila.
kaya't mag-iingat kayo. At alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon, at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko sa inyo, sa Diyos, at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng kaganyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli. At siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitin ang pagpupurit, ang puon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan, mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. Ihipahayag ng bala na ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuwaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihat lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Amang Diyos ni Heso Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan.
Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sila, sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Sa mabuting balita ngayon, mayroong ginawa si Jesus na napakaganda at ito'y malinaw na para sa ating lahat. Tayo'y Kanyang ipinanalangin. Ipinagdasal tayo ni Jesus sa Diyos Ama. Ganoon kadakila at ganoon kahalaga ang pagdadasal. Ang tanong po sa atin, anong iyong ipinagdadasal? Kayo pong mga naririto ngayon, anong inyong ipinagdadasal? Anong laman ng inyong puso ngayon? Anong inyong ninanais? Dalawang katangian ng panalangin na ginawa ni Jesus sa Ama sa mabuting balita ngayon. Una, ang kanyang panalangin ay tanda ng kapakumbabaan. At pangalawa, ang kanyang panalangin, tanda ng matinding pagtitiwala. Malinaw po sa pagdadasal ni Jesus, si Jesus ay hindi nagdadasal para sa kanyang sarili. Hindi iyon ang unang dahilan ng kanyang pagdadasal. Ang pagdadasal ng Panginoon ay para ipanalangin ang ating kagalingan. Yun ay tanda ng isang napakalaking kapakumbabaan sa harap ng Panginoon. Mababa dahil alam mo na ikaw ay wala sa harap ng Diyos. At pangalaway ang pagtitiwala dahil sa malaki niyang pag-asa na lahat ng kanyang ipinagdadasal ay makakamtan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kaya naman po mga minamahal, ang laging tanong sa atin, paano ka nagdadasal? Lagi ko pong paalaala sa inyo sa ilang mga pagbabahagi, baka po kasi tayo ay dasal ng dasal, pero baka mali ang ating ipinagdadasal. May ilan sa atin ditong unang beses dito sa pambansang Dambana, at maaaring pagkatapos ng inyong panalangin, may makakamtan na kayong tugon. Ang iba naman dito ay nagpapabalik-balik, parehas na dasal, parehas na kahilingan, parehas na minimithi, pero hindi pa na ipagkakaloob. Iisa po ang tanong sa ating lahat, paano ka nagdadasal sa Diyos? Meron sa atin na nagdadasal na laging halos maghapong nakaluhod. May ilan sa atin na ang pagdadasal ay dahil sa pagrurosaryo. Ang iba sa atin ang pagdadasal ay ang pagsimba. Ang iba sa atin ang pagdadasal basta nakapag-antanda ng krus. Maraming mga paraan ng pagdadasal. Minsan ang iba nagdadasal pero hindi nasa simbahan. Sa lahat po ng ito, sa lahat ng uri at paraan ng pagdadasal, ang paalaala ni Jesus
maging mapagpakumbaba at laging maging mapagtiwala. Dalawang katangian ng pananalangin na sa kahit anong kapamaraanan ng pagdadasal ay maaari mong gawin. Mahirap po kasi yung nasa simbahan ka nga, maghapon ka nga nagdadasal at nakaluhod. Masama naman ang iyong ugali. Taray na taray mo naman. Lagi ka namang galit. Ay nasaan ang kapakumbabaan doon? Nawawala ng saysay ang ating mga pananalangin kung hindi natin lalaki pa ng kababaang loob. Narito nga tayo. Pero baka ang iniisip naman ninyo ay mas magaling tayo kaysa sa mga wala dito. Mas magaling tayo sa mga kapitbahay ninyong hindi sumisimba. Eh di nawawala ng saysay ang inyong pagpunta dito. Dapat mababa ang loob. Pagpapakita na tayo'y wala sa harap ng Diyos at tayo'y sa Kanya lamang buong umaasa. At pangalawa, nagtitiwala. May ilan sa atin na hindi agad natutugunan ang panalangin. Ibig sabihin ba ay mananawa na tayong manalangin? Ala, hindi man ako pinakikinggan ng Diyos. Ay ako hindi na pupunta dyan. Hindi na ako sisimba. Hindi na ako magdadasal. Ikalawang kalakip ng pagdadasal, may pagtitiwala. Buong pag-asa, buo nating ibinibigay na ang Diyos ang bahala sa ating lahat. At lagi naman pong may tugon ang Diyos sa ating panalangin, marami lamang pagkakataong hindi natin napapansin. Marami sa atin ang ipinagdadasal, Panginoon. Ako po sana ay bumait na. Sa palagay ninyo, ipababaitin kayo ng Diyos? Hindi ho totoo iyon. Hindi totoong pagkatapos ng misang ito'y tayo na ang pinakamabait. Walang ganoon. Anong ibibigay sa atin ng Diyos? Lagi kong sinasabi sa inyo, inyong mga anak na pasaway, inyong mga kapitbahay na chismosa, yan ang ibibigay ng Diyos. Sapagkat ang mga yan ang susukat sa iyong hinihinging kabaitan. Gusto mong maging mabait? Bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para maging mabait. Panginoon, tulungan mo po akong mapagbigay at maging banal. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos, maraming mga kapitbahay na nangungutang. Doon susukatin ang iyong kabaitan. Ganoon gumalaw sa panalangin ang Diyos. At ganoon dapat tayo makipag-usap at manalangin sa Diyos. Laging mababa, laging may pagtitiwala. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo, number 60, ang mga Batanggenyo at ito ay ibinabahagi sa lahat ng palaging naririto sa Batangas, ng mga sumisimba sa Batangas na nanatili dito, likas sa kanila ang pagiging madasalin at ito'y dapat laging may pagtitiwala sa Panginoon na kanilang pinanalanginan. Yun po mga minamahalang ating hilingin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang mapagpakumbaba at mapagtiwalang puso upang sa aking pang-araw-araw na pagdadasal, pagsimba, pananalangin, ako'y matulad sa iyo, yung nananalangin na ibinababa ang sarili, yung nananalangin na umaasa sa Diyos upang sa kabila ng lahat ng aking mga pinagdadaanan at mga problemang kinakaharap sa buhay, patuloy akong manalangin at makipag-ugnayan sa iyo. May pagpapakumbaba at may pagtitiwala. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso,
at inibig mo na yun nananalig nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa buti ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihahabilin at sa pagdiriwang nang dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan, sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, darasalin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Huwag limutin nakaraang araw, sariwain kahit balik tanaw, takip siling di man mapigilan. Sandali lang ang dilim, yumbilangin ang bawat sandaling, kagalakay wariwalang pati. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanlangit sa daigdig. Minamahal kita. Isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso'y itagot ingatan, sa pagsilay ng bukas tingnan. Alaala puso'y isa, minamahal kita. Sa'yo'y bubuhay, sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin,
ng iyong kagandahang loob at paghiliw at sa kakayanan nito para kami dalisayin, kami naway pagindapating lagi sa iyong nakahain sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang bubong po ng ating extension ay kinakailangan na nating ipagawa sa may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng pagawaing ito. Makipag-ugnayan kayo sa opisina at sa pamisahan para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang atin pong osteria, ito yung lugar sa ating parking B, ay maaari nating puntahan at bisitahin upang kainan at lalo na ng ating mga pilgrims na bumibisita dito sa pambansang Dambana. Ito po'y lugar kung saan pwede tayong kumain at makabili ng ilang mga pagkain, lalo na kung Sabado at Linggo. Itinayo natin ang osteria bilang pagsunod sa updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP at isa sa mga requirements bilang National Shrine. Sa ganito pong diwa, ating panawagan ang ating kleigo, clean as you go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, lalo na sa osteria, pakitapo ng inyong mga basura sa tamang lalagyan. Ipinagbibigay alam din na tayo ay may malalaking mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana na kailangan nyo pong makapasok sa ating main arch entrance na sa bandang likuran para pumakita nyo ang mga free parking at nang makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Mahigpit din po nating ipinapaalala ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Kaya naman sa inyong pagbisita at sa pagdalo ng mga banal na gawain sa lugar na ito, mangyaring kayo po ay magsuot ng tama at angkop na kasuotan. Ito ay ating palatandaan ng ating malaking paggalang at pagmamahal sa ating Panginoon, lalo na sa kay Kristong nasa Eucharistia. Ngayon po ay ikatlong araw na ng ating triduong masses sa karangalan ng kapanganakan ng ating mahal na patron Santo Padre Pio. Ito po ay mamayang alas 5 ng hapon. Pangungunahan ito ng dalawa sa mga batang pari ng ating mga Adorno Fathers. Kayo po'y inaanyayahang magpamisa at makiisa sa pagdiriwang. Bukas naman ay mismong kaarawan ni Santo Padre Pio, meron tayong healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng Obispo ng Malolos, ang lubhang kagalang-galang Dennis Villarrojo. At sa hapon, alas 5 ng hapon, meron tayong misa pasasalamat, pangungunahan ng katulong na obispo ng Diocese ng Antipolo, ang lubhang kagalang-galang Noli Buco. Pagkatapos po noon, sa alas 7:30 ng gabi,
tayo ay magkakaroon ng car raffle program. Ito po ay tulong natin sa ating mga eskola si Santo Padre Pio, at ngayon pa lamang kami nagpapasalamat na sa inyo na bumili at nakiisa sa gawaing ito. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan at isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magkamit ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ni Father Oka, gusto nating pasalamatan ng ating nakasamang pari. Siya po ay katulong na pari sa parokya ng Immaculada Concepcion sa Balayan, Batangas. Pasalamatan natin si Father Renzo. Palakpakan po natin siya. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at sa Panginoon laging magtiwala. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.